Magandang araw po. Ngayon ay magluluto ako ng ginisang alamang. Umpisahan na po natin ang pagluluto. Ngayon po, ipiprito na natin yung karne. Bahala na kayo sa dami ng karne na gusto niyong ilagay. Marami kasi yung lulutuin kong binaguohan. Mas magandang iprito muna natin yung karne bago natin igisa yung bagoong natin. Ayan, prito na po yung ating bawang. Ay, ang ating karne. So, ngayon, lalagyan na natin siya ng bawang. Igigisa na natin kasi yung ating bagoong. Ngayon, kung makikita nyo, yung bawang ko nakalagay sa bote, may langis na siyang kasama. Kasi ang ginagawa ko, nag-grind na ako ng maraming bawang sa processor, tapos ibababad ko lang siya sa langis para every time na magluluto ako, hindi na ako magagayat ng maraming bawang. Ilalagay ko na lang siya. Ayan o, ganyan lang siya. Hindi na mahirap. Pagkagayat ko ng maraming pagka-pino ng maraming bawang, ilalagay ko lang siya sa bote na nakalagay na sa langis para yun, kuha na lang ako at mabilis. Sasama natin yung karne habang pinabobrown natin ng konti yung bawang para mas lalong maamoy, mabango siya kapag sinasama yung karne sa bawang pag-iisa. Ang sarap ng amoy niya. Dalawa yung klase ng bagoong na gamit ko. Isang bagoong, isa, ito yung alamang na magaspang. Kung makikita nyo, kulay orange siya. Kasi, kaya yan kulay orange, niluto ko na yan sa atsuete. Nilalagyan ko siya ng atsuete, pampatanggal ng lansa. Tapos, yung alamang, hinuhugasan ko yung may game, wala na yung ala talaga bago ko siya igisa. Ako na lang yung magdadagdag ng asin para tansya ko yung alat nung aking alamang. Ituturo ko din yan sa inyo. Ito, yung isa nating, ito yung bagoong na sinasabi natin sa usawa ng mangga, yung pino. Kung makikita nyo, medyo maitim siya. Kasi ito, niluto ko naman siya, ginisa ko siya, na nilahukan ko siya ng kape. Pampatanggalan sa din yon, kaya kape. Kung nakakabili kayo sa mga grocery store, ganito yung kulay nung nabibili nyo, yung masarap nga bagong. Yun kasi nilalagyan lang nila ng kape, pampatanggalan sa. Ito kasi, kaya dalawa yung ilalagay ko na bagoong at alamang dun sa aking binagoongan. Ito kasi niluto ko ng sweet chili ang lasa niya. Mahanghang at namanamis-namis. Kaya pag pinagsama mo, ang sarap ng lasa. Ayan, pwede ko na pong ilagay ang aking ayan. Kahit siya gisado na, giligisa ko pa uli.
ito dahil luto na yung aking bagoong at alamang na inilagay dito. Okay lang na ganyan. Ayan, ganyan na lang siya kabilis mo igigisa. Luto na kasi siya. Pero kung hindi siya luto, kailangan igisa mo siyang maigi kasi malansa yan. Ngayon, ilalagay ko na yung kamatis. Lalagay ko na po yung ating piniritong talong. Sama natin ang ating sili. At ang ating sibuyas. Ito na po ang ating ginisang alamang. Kung nagustuhan niyo po, please like, share, comment, and subscribe. Thank you!